Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, nandito na naman po tayo. Magbabalik upang ibabahagi natin ang isa sa video na ating ipapakita sa inyo ang tungkol sa batong ito na hinahawakan ng mga mamang ito na kung saan naglalaman ng precious stone o isa pong mamahaling bato na kung saan nasa gitna. Itong bato po na ito ay mapapansin natin na ordinaryo lamang kapag tiningnan natin. Subalit, kapag hinati po ito ay naglalaman po ng jade na precious stone nasa loob po ng bato. At maaari kasing ang mga batong ito ay nasa ating treasure site na hinuhukaya na itinabi lamang natin. At hindi natin alam na sa loob pala nito ay isang mamahaling uri ng gemstone. So itong bato na ito ay bibiyakin nila at ipapakita ang laman na kung saan naglalaman po ng mamahaling uri ng gemstone na tinatawag nilang jadeite jade. So ang ganda po ng kanilang pangbiyak, papansin natin na bibiyakin nila ito sa gitna at nasa gitna po ang tinatawag na jade o gemstone na precious. So tayo po ay maaaring matuto kapag nakita natin ito ay maaari nating gagayahin na kung saan hindi natin alam na ang mga batong ating itinabi sa ating mga hukay ay isa sa tinatawag na precious gemstones. So kung mapapansin natin, ang makina nila ay sobrang laki at magandang klase yung kanilang pangputol. Tayo ay wala nito, itong mga pangputol na katulad nito. Ito po ay nasa ibang bansa na mga makina kung saan maaring wala sa atin. Pero pwede tayong gumawa, mga ka-treasure hunter, ng sariling atin kung tayo po ay may budget. Sapagkat nabibili lang po ang blade ng mga yan at pwedeng i-assemble. At pwede na rin tayong gumawa ng katulad niya na pangputol. Kung mapapansin natin, yung pangputol nila ay gawa lang po din nila yan. At maaaring inimbento lang nila yan. At maaari natin itong gayahin upang makaputol din tayo ng mga gemstone natin. Sapagkat wala po talagang nagpuputol ng gemstone sa Pilipinas, maaari po tayong gumawa ng katulad ng kanilang ginawa upang matuto tayo at maaari nating maibenta ang ating mga gemstone na kung saan hawak natin sa ating mga lugar. So ayan, umiikot po ang kanilang machine at unti-unti po yung puputulin sa gitna. So pag naputol yan sa gitna ay makikita natin ang laman nito, mga ka-treasure hunter, na kung saan isang magandang klaseng gems. So gemstone, ganyan po ang gemstone. Hindi natin mapapansin, bato lang po talaga siya sa labas. Pero pag biniyak natin ay parang salamin sa loob. Napakakintab na parang basa. Na kahit hindi binasa ay para itong basa na may mantika kapag tiningnan, o oily siya pag tiningnan yung mga mamahaling bato. At hindi basta na-scratch yan. Pag i-scratch natin ay hindi basta-basta ma-scratch. Yan po ang gemstone. So nabiyak na po yan, mapapansin ninyo. Siya po ay may laman na parang salamin na kulay bluish green. Yan po ang laman ng jade. Laman niya ay jade, yung bato na jade. At mat ibang uri po ang mga bato, marami pong klase yan. At gagawin nila yung bangles, mga jewelries, pendant. Kung mapapansin ninyo, guguhitan nila yan. At yan po ang kanilang ikakarb upang gawing mga jewelries at ibibenta sa pamilihan. At take note, mahal po yan. Yan po ay mga nagkakahalaga ng $1,000. So umiilaw po ang loob ng batong yan kapag pinaslaytan. At papansin natin, siya po ay
translucent o transparent, mga ka-treasure hunter. So, maaari tayong matuto dito sa videong ito at maaring matatagpuan natin ito sa ating bansa at sa ating mga treasure site na kung saan pinaghuhukayan. So sana ay may napulo tayong aral dito sa ating ipinakita sa inyong video, mga ka-TH. Hanggang sa susunod, hanggang dito na lamang ating pagbabahagi. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa aking channel. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe po kung bago ka pa lang sa channel na ito. Upang mapanood nyo pa ang aking mga gagawing video sa susunod. At yung mga hindi pa po napanood na video ay maaari ninyong mapapanood kapag nakapag-subscribe kayo sa aking channel. So thank you po sa panonood sa aking mga videos.